Hello! Ay, kalimutan ko ang aking dalima. Oh, sige ka. Si Claudia, nag-makeup kami. Oh my God, ang puti ng mukha ko. Di pa tapos to. Ang puti ng mukha ko. Ay, yan, harina. Wait, guys, tingnan nyo sino kasama ko. Ang ganda-ganda. Pakita mo yung dimple. The one and only sexy star, beautiful actress, Claudia Cornell! Hi! Anong gagawin natin today? Magme-makeup. Magme-makeup kami. Tingnan mo ang ganda ng palette ni Paris Hilton. Kung anik-anik mga silver rush chuchu. Oh, may mga ganyan-ganyan. Oh, siya ang maraming makeup kit. Oh, ako simple lang yung makeup ko. Pero kasi magaling siya mag-eye makeup. Pakita mo yung ginawa ko sa mata mo. Actually, yung base ko na ito nagawa sa mata mo. Last time may mga lashes ka pa eh. May mga ganyan-ganyan pa ako. Ang cute-cute. Mahilig ka sa kintab-kintab. O, diba? Manonood kami ngayon ng concert. Ni Joey G. Reminiscing Part 2. Yes, dito sa Sequan Casino, San Diego kami. So later, ikot-ikot kami ni Claudia. Pakita namin siya kung saan kami papunta. Dahil maganda daw yung aming seats. Yes. So excited kami. Jinky Vidal, Joey G of Side A. Yeah, binigyan kami ng maganda upuan kasi nag-promote kami at sisipag talaga kami. Tama. Mga promo girl kami. Mga promo girl. So, aming katawan, tinatago. Ayun, napaka-sexyhan nito. Sobrang sexy nito. Ay, pakita mo yung signature ka-sexyhan mo. Alam, nahihiya, mamaya. Pakita mo yung ka-sexyhan mo. Pag-inlove ang mga boys, yan. Tama. Tapos, ano pa ba? So, ngayon, magme-makeup kami, mag-blow dry. Balikan namin kayo later, okay? Ano to? Ay, ano? Mga sira-sira akong makeup. Mga eyeliner yan. Mag-magayin ng eyeliner. Kung gusto nila yan, yung mga makeup tutorial, gagawa kami ni Claudia ng separate. Ayun, mati mo. Alam mo paano ko nakuha yan, ma? Kuha ka lang ng ganito. Lagay mo lang ganyan. Ah, ililinya mo. Pak. Nakita ko yan sa Instagram. Ah, parang tawag nila dyan, may parang kahit yung makeup mo, ganun mo lang siya. Yung makeup mo ganyan. Tsaka pak. Ililinya. Di, ano ka na? May tawag ba sa makeup na yun? Yeah, may tawag dyan sa parang cut eye na ginagawa. Yung pili ko, makapal na yan, mama ko. Ay, maganda din. Ako makapal, pero hindi ko pa napatreading eh. Kaya medyo ano. Ay, sabi ng mother ko, hindi ako may makeup eh. Sabi niya, tumatanda ka na, kailangan mag-ayos ka. Tama, mag-ayos tayo. Pareho na rin kaming in our 40s. Bala na kayong manghula sa 40s. Pero maganda pa rin kaming 40s. Yes. Dapat mag-agree kayo, ha? Pa. May asim pa kami. Kahit may mga anak na kami. So, but anyway, guys, Claudia Cornell, how many years ka na sa US, girl? Tsaka anong age ka nung lumipat dito sa 2010. Ah, talaga? Nanganak ako sa Suncoast, 12 years old yung 2010. So, yun pala yung time na nandito ka. Kamusta yung adjustment, girl? Sama sa umpisa, mahirap. Oo. Alam mo naman yan, lalo galing ka sa showbiz. Saya-saya na showbiz. Tapos pagdating dito, mongga ka. Tuto ka ng trabaho dito. Walang yaya, walang dudong, walang indan. Pero ang beauty naman, may love life. Alam mo ba? Iniiyakan ko pa yung paghugas ng pinggan. Ay, oo. Dati nagbabas pa ako. Kasi wala pang kotse. Pero madali naman mag-ipon at mag-down payment ang kotse dito. Tapos ikaw pa maglagay ng gasolina. Oo, yun pala tayo maglagay ng gasolina. Totoo yan. Naalala ko yun, manong bago. Hindi nung may taga-gasolina tayo sa Pilipinas eh. Naalala ko yung nakakatawin nangyari sa akin. Alam mo, McDonald's. May nakaganon doon sa McDonald's. Ang hello, I just wanna order Big Mac. Tapos kung wala sumasagot, basurahan pala yun. Gag. Hindi nga. Hindi, meron gano'n sa McDonald's. Natapon mo yung basurahan. May sagsasalita? Hindi, basurahan, meron gano'n. Ang McDonald's, may McDonald's na ganyan. Ah, gano'n? Oo, tapos ipatapon yung basurahan doon. Yung pala, orderan niya ng food. Hindi, basurahan talaga. Hello. Anong sa Arizona, iba kasi doon. May ganun pala. Uy, ganun din. Lagi ako nahuhuli sa ano, mga speeding. Uy, mga ganun. Kaya ano ba sa Pilipinas? Wala kayo naman tayo masyadong ganun. Pabilisan doon. Pasingitan. Kahit sobrang lasing ka, sige, drive ka. Sige, drive ka na. Ako naman nung bago dito, sabi nung tita ko. Sabi ko, ah, tita, tulungan po kita maglinis. Sabi niya, lagay mo lang yan dyan, may dishwasher ako. Ah, ganun ba? Kailan po ang dating niya? Sabi ko, sabi niya, eh, hindi, ito yung
dishwasher. Diba? Yung machine. Kala ko may taong para din. Diba? Dapat pala dito yung pagkain. Lagyan mo ng plastic. Diba? Tayo talaga. Lagay mo yung kaldero sa bed. That's true. Uy, tsaka hindi. Yung bagong salt na ako. Yung basura ko, naiwan ko lang dun sa table. Binalikan ko dahil you have to clean yourself. Every, yung, you know, pinagkainan mo, lalagay mo yung tray kung saan. I think sa Philippines, baka gano'n na rin. I'm not sure. Pero usually, sanay tayo doon, tapos na. Dapat talaga dito mo, ano, matuto kang maging independent. Yes. Matuto kang madisipline yung sarili mo, pati sa driving. Mm-hmm. Talagang parusahan ka nila, no? Kailangan hindi talaga mahal. Tapos, sobra. Matuto talaga. Kahit maghawak ng cellphone pag nagdadrive, grabe ngayon dito. Hi, buhay Amerika! Mas okay na dito para hindi tayo naliligaw. Tama! Tama! Masaya, masaya. Masaya. Ito lang aming libangan. Manood ng mga concert. Hindi kami masyado gumigimik o nagwawalwal. Basta ito lang. Walwal pala is drink and get lasing. Yung pala yun. I didn't know that word. Yung pala yun. Hindi na ganun. Mag-miss natin ang showbiz na dead concert. Tama. Mismo mag-taping. Umuwi ka. Gano'y mga offers ka na. Mag-guesting-guesting. Oo, oh, nami-miss ko na yan. Nakalungkot kasi one month ka lang doon. Oo nga. Diba? Masaya yung mag-guesting. Hindi mo naman pwede nang balikan dahil nalita na ang buhay. Ayun na. Kailangan mag-stay tayo doon ng mga 3 months. Para magkakuha ng project. Wala na pala pera pagdating. Yun nga, alam mo, wala ka na ng trabaho. Sabi mga anak ka pang babantayan dito. Ayan. Ipakita natin. Yung mga nakakamiss sa amin, yan po ang nangyayari. Kahit gusto namin umuwi ng matagal at namimiss ang showbiz, wala namang choice minsan. Wala, ito na yung nakasanayan naman doon sa weather. Pero pag may project kayo dito sa US at kailangan nyo ng mga nanay at tita, yeah, andito lang kami dahil kasi miss namin yan. Kayang-kaya namin kayong tulungan, pumot-pumot. Totoo. Basta, libre kami dito. Hindi, basta pagmamahal lang po kasi medyo mahirap din mag-promote. Ayun, masasama kami manood. Parang awa dito, parang sabaya kami. Hindi, masipag to. Ang buhay dito. Oh, hindi mo alam paano i-adjust yung buhay mo, di ba? Kailangan mag-adjust. Kailangan mo talaga. Hindi ka doon sa Pinas na kabilang kanto, may barkada ka na doon. Mm-hmm. Isang text mo lang, dyan na dito, iba, diba? Iba, boy, iba dito, talaga. Eh. Oh my gosh. I-schedule mo pa kung gusto nyo maludansinin, hindi nagtatagpo. Iba yung day off ng bawat isa. Mm-hmm. Pwede mo ba siya share clutch kung ano yung naging experience mo sa pagtatrabaho here? Ano, ko, pangit. No, hindi po with you. Masipag. Hindi, pangit ang umpisa ng ano ko kasi. Sabi na caregiver ako, di ba? Caregiver is, I have so much friends. Hindi yung experience ko yung first time. Ay, yung first time ko ng caregiver. Ay, magandang kwento yan. Sige nga, kasi pag nandito sila dumadalaw, yan ang una rin in-offer sa akin trabaho. Pwede ka mag-caregiver dyan. May kita ka. Siyempre, unang tanong sa akin, kaya mo bang amoy ng tae? Sabi. Oh, siyempre, alam naman ng buhay natin. Alam naman natin ang kaya nating amoy, di ba? Iba pala pag ibang buhay yung ano. Yung ibang tao, yung tinutulungan mo. We're talking about how old na alaga. Puti? Matanda, Amerikano. Matandang Amerikano na how old? Matanda, ma-80s na. Oh. Yung nagbuhay ng pururot. So, dilinisin mo yun? Oh, isang yung bahon. Oh, no. Para matanggap na ako sa trabaho, talaga tiniis mo. Tiniis mo. Yun yung mga unang experience. Uh-huh. Tapos biglang na-upgrade na si Sai, hindi na masyado ba? Na-adjust ko na. Na-adjust ko na talaga. Pero lahat kami may ngayon nagdaan na sa mga ganyan na caregive. Yung pag nagki-caregiver ka. Hindi, adjusted na ngayon. Masaya na. Pero siyempre, ano, iba dito sa Amerika. Walang pili-pili sa trabaho. Pantay dito. Yes. Pantay. Kung caregiver ka man, or tatrabaho sa opisina, or manual work, mahal ang manual. Actually, ang pagiging caregiver and manual work is expensive. They pay good. Yes. Kasi it's like how many hours and you have to really care. Yes. Naku, naka-Tesla pa nga isang friend ko caregiver. Tesla. Oo, at saka sabi nila sa bahay sila. Nagtatrabaho sila sa office, tapos sa gabi natutulog sila, bayad. Yes, kaya hindi po kinahihiya yung trabaho ng nagki-caregiver. I mean, we could pick other jobs, but at the same time,
pag nagre-rest sila, you have your rest time too. And you get paid by the hour. And pero pag work, work talaga. Nag-enjoy na ako dito. Basta mabait yung alaga. Lalo dito sa Los Angeles, tayo Pilipino. Mm-hmm. Daming kung gusto mo Korean town, mga food, kung matawag sa ganun. Ah, so, ibig sabihin nakaka-socialize tayo dun sa mga time na day off, nakakapag-Korean barbecue. Ito, mahilig sa Korean barbecue sila ng friend namin, si Maylin. Gusto mo Chinese food, may Chinatown, Filipino town. So, basta off ka, nakakapanood kami ng concert, nakakagimik. Yes, yun, oh. Ang maganda kay Claudia, guys, mga ka-YouTubers, mga nanonood ng YouTube channel ko. May YouTube channel din pala si Claudia. Yes, tulungan mo ang parang. Paki-follow si, and give her some watch hours. Mahilig siya sa mga cats. But gusto ko lang sabihin na Claudia is very down to earth. She's so pretty. Wala po kaming mga ere. Hindi po kami mayayabang. Mabait po kaming mga artista na napagdaanan din po yung showbiz life. Pero remained humble. Which is important na, Claude. Mm-hmm. I mean, kaya din kami siguro na kakaroon ng mabubuti din kaibigan. Yes, yes. Yeah, pasyalamin kayo dito sa ano, sa Sikwan? Sikwan ba po? Ay, Sikwan Casino. Mm-hmm. Kay Miss Carney. Yes. Kay Maylin, congratulations. Later, hopefully, makover namin a little bits and pieces kasi busy din si na Joey G na, you know, paano yung concert dito sa casino sa Sikwan. Yes, yes. Yeah? Thank you, Claude. Ano pa ba dapat i-share natin? Ko mga kapatid ko, mga Iglesia ni Cristo dyan sa lokal ng Central, lokal ng Bago Bantay, and dito sa LA, lokal ng Los Angeles. Gabi, mga close pala pag Iglesia ni Cristo at mga kapatid. Tutulungan po pala sila. I was asking Claudia what it was like. Kasi syempre, laking Christian, Catholic yung nakasanayan ko. Tapos sila naman, marami din ako mga kaibigan na iglesia. Ganun pala. Niya. Oo, hindi ko magkakilala. Pero iba yung... Oo, yung warmth pala nila when they go to the same church. Mm-hmm. And so we believe in one God. Yes. So always have that heart to be good to people. No? Yes. Ayun. Thank you, guys. Hope you enjoyed this vlog. See you later. See you later. This is part 1. Part 2 yung pagpapasyal namin later, okay?